guys, welcome back sa YouTube channel ko. So ngayon, mag-ira tutorial tayo. And gagamitin ko ngayon is Benedetta. Una is, tuturuan ko muna kayo kung ano yung tamang emblem and spell sa Bene. Sa emblem is, parang tulad lang kila Lapu-Lapu and Naka-Bravery, Persistence, and Festival of Blood para sa spellbomb ni Bene. And yung battle spell kay Bene is Petrify para ano, combo niya sa ultimate and sa passive niya. So yung battle spell kay Bene dati guys is execute and ginamit ko to nung MPL season 10 kalaban Bren. Ang mga counter pala kay Bene guys is mga hero na may CC na hindi kayang immune tulad ni Kaja and ni Franco. So yun yung mga mayroon na kalaban pag naka Benedetta. Napick na kalaban yung counter sa Bene which is yung Kaja and katapat natin is Lapu-Lapu. Try natin lamangan. So yun guys, pag early game, gamitin nyo lagi yung passive. I mean, buong game pala, pero para gamitin yung passive is hold mo lang yung attack and ayun. Susunod siya sa direction ng ng joystick. So sa early game, pwede mo katan yung kalaban if hindi siya nagbabantay dito sa bush na to. And first kill yung una nating kunin. And after mo mag-cut, pwede mo i-check yung jungle ng kalaban kung saan siya nag-start. And pag ini-invade siya, pwede din tumis mo sa kampi mo. Run na ito. Then, yung build, guys, is sa early game, build mo muna yung Fury Hammer para sobrang sakit mo. And pwede mo din siyang guloyin yung core tulad ng ganito. Pero huwag kayo masyadong maglalim, guys. Check nyo din yung kampi nyo if may backup kayo. And next, clear lane lang ulit and na-rest po sa kampi mo. Kaya harasin yung kalaban, pwede din. Then yung next build ko para sa akin, sa lineup nila is top boots. Para para medyo mabawasan yung damage ng kalaban sa magic. And para mabilis yung CC ng kalaban. Marireduce yung CC nila. Pag ganyan, pwede mong pop yung kalaban. Pero mag-iingat ka sa core ng kalaban kasi tapos na mag-buff and pwede kang ikutan. Then next, pwede kang mag-vision. Tulad na ito, may kalaban. And ito, Petri. Petri ulti yung buhay pa guys. Maganda combo sa guys. Sa Benace. Ulti Petri or... Uy, double kill! Buhay pa tayo guys! And sinasabi ko guys, maganda din nakakombo sa Benace. Passive, then Petri per skill. Papakita ko sa inyo mamaya guys. And first build natin, syempre Bloodlust Axe para sa spellbomb. Para malakas sa spellbomb mo. Nice one. Then pwede nyo lang lagi labanan yung katapad niya if kaya. If lamang kayo sa skill and sa item. Then pwede nyo rin siya katan if kaya talaga. Talagang kailangan nyo lang talaga guys, mag-ingat sa dalaw ng kalaban. Ito guys, sinasabi ko yung passive Petri per skill. Papakita yung side. Ay! Mali. Ito pa guys. Ito yung tao. Tulad na ito guys. Tingnan tayo dun guys. Dahil makulit ako, makakat muna ako bago umuwi. Pero pag sa mga guys, sa mga rank game, hindi ko in-advise yung magkakat ka muna if low life ka. Talagang makulit lang talaga ako. Pag ito ginagawa kayo guys is lagi nyo lang timing yung second skill nyo and after nun, ulti out if para mabuhay ka. Nice one. After nun, if nakalamang kayo sa lane tulad na ito, cut lane ulit and galaw kayo sa mapa. Sakto magkaka-turtle ngayon. So mali-left behind yung Lapu sa lane. Go. Mga ganito guys, pwede nyo target yung mga malambot tulad na itong Julian.
mag-iingat lang din kayo sa kada. Alad na ito, pwede kayo mag-ulti tapos Petri. Oh, bubuhay ako! Nice one. Basta laging ano guys, on point yung Petrify and yung ulti. Pwede mong gawin is ulti muna bago mag-petri and pwede mo rin siya pagsabayin. Depende kasi guys eh, situational siya. Depende kung saan siya maganda. Kasi minsan, pag nag-ulti petri ka, hindi niya naabot yung edge ng ulti. So, depende niya rin guys sa sitwasyon. So, yun. Ganun lang. And pag walang katapat, split push lang. Yan, basag lang. Pero mas advice ko na i-build nyo pag ganito sitwasyon is ano, dominance kesa ano, hunter. Kasi yung lapo malakas spell bump niya. Kailangan mapigilan. Kailangan natin ng dominance. Huwag po. Pag ito guys, passive. Dito mama, epic fail. Pero patay pa rin guys. O bahala sa inyo. Ano muna tayo guys, dominance para sa ano, sa kalaban. Malakas kasi lifesteal nung ano, yung labo-labo. So yung tips ko sa inyo guys pag magka-clash na is ano, hanapin yung target nyo like mga ano, mga malambot na kaya patay ni Bene na mabilisan. And huwag kayong haharap basta-basta if walang backup ng team or wala kang skill. So tulad nito, pwede rin kayong manlikod pag may mga clash tulad nito, gilid-gilid lang. And pag may mga malalaw na, pwede nyo sila abangan. Tulad nun, ananangin guys, blind. Hula ko lang, guess ko lang. Pwede ito pag ganito. Tulad na sinasabi ko, pwede kayong mag-passive Petri. Pero lumayo siya, huwag muna. Pag ganito, turtle. Then, if kayo maabot sa lane, ano kayo? I-death nyo hanggat kaya. Pero mukhang di tayo abot guys. So patay na lang natin ito kalabot. So medyo makunat siya guys. So death ko muna yung wave. And next item natin sa team kasi marami silang burst na magic. And may kaja pa. So pag binurse ka, para may chance ka ding mabuhay. Pag ito guys, pwede nyo targetin yung mga malabot tulad niya. So next, may nakita tayo mouse cube sa baba. So rest po tayo dun. Medyo malalim na to. So feel ko sure kill na to. Sila na nakapatay. Pwede tayo, kaja tayo. Next, hanap ng next target. Ito ka rin na guys. Pwede nyo siya kabulin since naka silence robe na kayo. Medyo makunat kayo sa kanya. And pwede nyo, ano din magawa? Petri, first kill, then passive. Ano guys, pa guys, basal. Then pwede din kayong kumuha ng mga jungle nila if may time na walang kalaban. Sa mga di nakakalam guys, ito yung pinakauna kong ginamit na hero sa MPM. So, kaya medyo gamay na gamay ko din gamitin. So, pag ganito guys, pwede mo na kayo pumitas or mag-lord na agad if kaya. Ganito, timing nyo lang yung passive and bait nyo yung kalaban if may kasama ka. So ngayon open na yung lord and wala silang retry. Pwede natin diverse yung lord. And yung last build ko para sa akin is Malefic Roar para sobrang sakit mo. Pero kung ano guys, kung gusto nyong mas safe kayo, kasi may mga Kajar, may mga Franco. Mas maganda mag emo. Talagang trip ko lang talaga guys mag-damage kasi gusto ko lang pumatay ng kalaban. Para sa mga tournaments or rank games guys, gusto nyo talaga manalo, mas maganda yung ano, emo. Then pag gantong siege guys, mag-siege kayo. Ay, wala ulti. Hindi ko maa.
Ang pagkata guys, targetin nyo lang yung malambot. And if kaya mag-tower lock, tower lock na kayo. Pero targetin muna natin guys kasi final, diba? So ayan, manalo guys. Nakachamba sa mga kalaban. Sana nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan sa hero tutorial natin. So try nyo lang yung mga ano, yung mga tinuro ko guys. And may chance na makakalaman kayo sa kalaban nyo, sa katapat nyo. And syempre para mas tumakas yung rank nyo. Salamat sa mga nanonood guys. Sana may natutunan kayo. Kahit hindi ako marunong mag-tutorial. Bye-bye!